Hi, Mom. We are the Group 5. We are going to discuss all about Dr. Rodolfo Soldevilla Cornejo. First, I will give the date when Dr. Rodolfo was born. He was born on May 15, 1909, in Sigalong, Manila. At ang sumuporta lamang po sa kanya ay ang kanyang ina. And when he was 6 years old po, he started a formal music lesson. Pagkatapos po ng two years of music studies ni Rodolfo, siya po ay nakapag-perform na sa stage. At si Dr. Rodolfo din po ay naimbitahan sa organist of the Pasay Catholic Church. At nung siya po ay 10 years old, nagkaroon na po siya ng kauna-unahan niyang composition. Ito po ay ang piano piece entitled Glinsado Waltz. At the age of 14, si Dr. Cornejo po ay already meron na po siyang 26 composition. Ito po ay nakalista sa The United Publishing Company, INC. Si Cornejo po ay graduating, mayroon pong teacher diploma and piano forte and the teacher diploma in science and composition at the UP Conservatory of Music in 1930. At nakatanggap din siya ng Bachelor of Music degree, major in piano and theory galing sa Chicago Music College of Roosevelt and University, and also received a Master's of Music degree in composition and conducting. Ito po ay galing sa Chicago Music College in year of 1993. He received his Doctor of Philosophy degree, major in composition from the Neoris College in Philosophy in Kansas City, USA in 1947. Si Cornejo po ay naging researcher at official composer sa Pilipinas. As nagkaroon po siya ng appointment with President Manuel L. Quezon na na-assign din po siya para sumulat ng symphony opera tsaka po mag-compose ng documentary film para sa funeral ni President Manuel L. Quezon. So what's up guys? And my name is Mika and ngayon i-explain ko or i-discuss ko yung mga nagawa ni Mr. Cornejo sa buhay niya and yung mga ilang mga na-compose niyang music. Ilan niyang compositions. At may paparinig din po ko sa inyo mamaya na example nito. Let's go, tara na. So, si Cornejo po, simulan natin sa unang naging trabaho niya. Naging soloist siya sa Manila Symphony Orchestra, Pilipinas Youth Symphony Orchestra, and the UP Symphony Orchestra. So, yung pong tatlong yon, naging soloist po siya doon. And pagkakaalam ko po is, yung tatlong yon is sikat na orkestra dito sa Pilipinas. And later on, pagkalipas po ng naging soloist siya sa tatlong orkestra na yon, naging musical director din siya ng Sampaguita at ng Vera Perez Movie Companies.
nag-held din siya ng concert sa United States at sa Scott sa Seattle Opera House and the Seattle Playhouse. Doon yung Seattle Opera House and Seattle Playhouse sa United States siya. Pero dito sa Pilipinas, may nagawa rin siya, which is naging director naman siya ng Cosmopolitan College Conservatory of Music taong 1948 to 1949. And diba, bisa narinig nyo kanina, nalaman nyo na diniscuss ni Miss Jubilia na sa age of 14, meron na siya agad na 26 compositions na nagawa. Diba? Pero, ngayon, nabanggit ko naman na meron na siyang nagawang 27 films. Nagsulat siya ng scores, road scores for 27 films during his 10 years as musical director of Sampaguita Picture. Oh, meaning 10 taon siya naging musical director ng Sampaguita Pictures. Ganun niyo yun. Marami talaga siyang nakamit na mga marami siya nakamit na mga trabaho, mga awards. Marami siya nagawa sa buhay. Pambihira naman kung kapitbahay namin. Pasensya na kayo, guys. So, naging member din siya ng League of Filipino Composers. At nakalista rin siya sa The International Who in Music. So, ayun, kakabagit ko nga kanina, marami siya nakuhang awards at mga nasalihan, mga naging soloist nga siya sa mga iba't ibang orkestra. Ganun. So, dito naman tayo ngayon sa mga nagawa niyang, mga kilalang nagawa niyang music compositions. So, let's go! So guys, let's go! Ito na! Cornejo was also known for his extemporaneous thematic improvisations based on the letters of people names. So, grabe guys! Halos nakagawa siya ng 300 compositions sa buong buhay niya. So, ang kanyang ginagawa is classical to pop. Okay, let's go. Alamin natin yung ibang kanta niya, yung mga kanta. Wait guys, ibang compositions niya. Ito guys, yun. Wait lang. Neat. Ito siya guys. Okaka Variation 1941. Guys, ito 1941 niya to kinumpose, which is siguro ilang taon siya noon. 1909, so siguro mga almost 30 plus years old siya, mga 36 siguro, ganun guys. So ayun guys, hanap tayo ng iba. So guys, yung isa niyang compose na awit is ito, yung Kandingan. Look guys, pakinggan nyo. Ayun guys, so marami kasi itong example, so babanggitin ko na lang sila guys. Ito yung A La Juventud Filipina, Bailes de Ayer, Caprice on a Folk Song, Celio Sonata, Ibong Adarna. Guys, hindi yung sa Glock 9 ha. Flow G. Hindi yun guys, yung gawa to, itong Ibong Adarna niya is gawa niya mismo. So, Kandingan. Hindi ko lang na
pakita yung ano, yung ibong Adarna kasi wala akong makita sa YouTube. So, check nyo guys, baka meron kayong makita. Nakalagay kasi dun ay Maika, eh, hindi ko lang sure kung siya yun. So, guys, yung Kandingan, yung pinakinig ko sa inyo, yung pangalwa na pinakinig ko, yun yung Kandingan. At saka yung Malakas at Maganda, Overture, Okaka, yun, Okaka, yung napakinig ko sa inyong una. So, yung isa is Oriental Fantasy, Piano Concerto, no, numeros 1, 2, 3, Ruby, Song of the Miners, Miners, Philippine Fantasy with Marimba Solo, and The Cantata, Christ the Redeemer. So guys, nabanggit sa inyo ni Miss Ubilia na siya ay pinanganak noong May 15, 1909. So siya naman ay nag-pass away or in Tagalog namatay noong August 11, 1991. So ayun guys, I hope you learned more. Sana na may natutunan kayo sa report namin, and yun, thank you.